Well, well, well mga kapopong, kumusta? Well, bago ang lahat, ay mayroon muna akong tanong sa inyo, ha? Kung kada araw eh, mayroon pumapasok o kumikita ka ng halos 4 million pesos. Yes mga kapopong, as in 4 million pesos kada araw, ay anong klaseng buhay ang gusto mong gawin sa iyong buhay? Mayroon ka bang naiisip na gusto mong gawin? At okay lang bang i-comment mo muna yan sa baba? Well, since ilang beses na natin na-topic itong si Mayor Chavit Singson, ay mayroong kasing isang kapopong natin ang biglang nagtanong sa akin sa kung bakit daw parang kada taon eh, bakit daw parang padami ng padami ang ginto o mga gold meron itong si Chavit. Anyway, good question yan at ganito kasi ang paliwanag dyan, ha? Well, sa mundo kasi ng business dito sa Pilipinas, ay kapag kasi naririnig ng mga businessman ang pangalang Chavit Singson, ay ang isa agad sa mga pumapasok sa kanilang isipan eh, walang iba kundi itong LCS Group of Companies ni Chavit. And take note mga kapopong, ha? Na kapag ang isang businessman dito sa Pilipinas eh, mayroong words na Group of Companies sa pangalan ng kanilang negosyo o kumpanya, ay ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na tulad na nga ng LCS Group of Companies si Chavit, ay nagre-represent lang naman ito ng different businesses ng isang negosyante dito sa Pilipinas. O sa mas madaling paliwanag, ay mayroon siyang multiple companies na hinahawakan, which is ang isa na nga dito, ay walang iba kundi itong mining company si Chavit Singson. Subalit, ang ikakagulat nyo naman ngayon na aking na-observe o napansin, at kung pagbabasihan na rin natin ang mga vloggers at mga personalities na nakadalaw sa bahay ni Mayor Chavit, na tulad na nga ng ginawa ni Sir Noel na ito, ay dito ay mapapansin ninyo na totoo nga talaga na mas dumami pa ang ginto o mga golds meron itong si Mayor Chavit. At kung e-estimate ko naman ang bilang ng mga ginto na nasa inyong harapan ngayon, at kung pagbabasihan na rin natin ang current price ng gold ngayon sa international market, ay more or less approximately 200 million pesos ang halaga nitong mga ginto na nasa harapan nyo ngayon. Yes mga kapopong, 200 million pesos nga. And take note ulit mga kapopong, ha? Na itong ipresenta o ipinapakita ni Mayor Chavit sa kanyang mga bisita eh, isa lang ata ito sa pinakamaliliit na kahadihiero o bolt meron itong si Chavit Singson. At kung isa nga lang ito sa mga safety bolt meron itong si Chavit, ay what more pa kaya yung laman ng ibang bolt meron siya tulad nitong malaking ito. At ang mas malupit pa dito, ay papaano kaya kung dalawa lamang ito sa super daming bolt meron itong si Chavit? Well, sa mas madaling paliwanag, ay talagang dito mo talaga malalaman kung gaano kayaman este, kung gaano talaga kabilyonaryo itong si Mayor Chavit. Pero, alam niyo ba ang nakakatuwa naman dito kay Chavit? Well, sa likod kasi ng rami ng pera nitong tao na ito, ay ito yung tipo ng bilyonaryong Pilipino na kahit mag-flex pa siya ng mag-flex ng kung ano-anong bagay meron siya, ay still ito yung tipo ng tao na hindi mo kaaasaran yung kanyang mga pag-flex o mga ginagawa. Unang-una, dahil ang katotohanan naman kasi eh, for example, itong luxury vehicle niya na ito, ay alam niyo ba na ang halaga nito eh, wala pa talaga sa 1% ng total na yaman ni Mayor Chavit, which is dahil nga dito sa yaman ni Chavit, ay totoong nasa punto na siya ng buhay niya ngayon na kahit wala pa siyang gawin sa kanyang buhay o kahit hindi na siya pumirma ng kung ano-anong dokumento patungkol sa kanyang negosyo, ay still kada araw eh, milyong-milyong piso pa rin ang papasok na pera kay Chavit. Paano ito nangyari? Well, ito lang naman eh, dahil rin dito sa mga super tatalino at super gagaling sa mga negosyo ng mga anak meron itong si Chavit. At ang isa pa sa mga bagay na talagang hinding-hindi ko malilimutan dito kay Mayor Chavit, which is tulad rin doon sa ikinuwento ko sa inyo last year doon sa mga video na ginawa ko sa kanya dati, ay yung binanggit niyang aminado siya na totoong yung salitang swerte eh, parang dumadaloy talaga sa katawan ni Chavit. Anyway, bigyan ko na lang kayo ng mga ebidensya, ha? Alam nyo naman siguro kung sino-sino mga politiko ang sinuportahan ni Mayor Chavit few months ago, which is ang karamihan na nga dito sa mga politikong sinuportahan ni Chavit, ay alam nyo ba na
totoong nanalo talaga ang karamihan sa mga ito? At ang isa pa sa kapansin-pansin dito ay totoo talaga na kada mayroong election na nagaganap dito sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon ay totoo talaga na ang karamihan sa mga sinusuportahan ni Chabit eh nananalo talaga. Ito ba ay dahil rin kaya na itong si Chabit Singson eh ang presidente ng LMPO ng League of Municipalities of the Philippines? At para naman sa mga walang idea dito sa grupo ni na Chabit na ito, ay basically, ito lang naman eh ang isa sa pinakamalalaking grupo ng LGU politicians dito sa Pilipinas. At alam nyo naman siguro na kung sino ang napagkasundoan nilang suportahan sa pagka-presidente o vice president man, ay malaking portion siyento talaga ng mga tao na hawak nitong mga mayors na kaanib ng LMP na group ni Chabit ay nagkakaisa talaga sila sa kanilang boto. So kaya't hindi na talaga ako magtataka na kahit nga sa bayan mismo ni Mayor Chabit itong si President BBM rin ang nakakuha ng malalaking boto dito sa lugar na ito. Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Well, talagang totoo ang isang strategy na kapag mayroong isang opportunity na isa ka sa mga naunang gawin o nakakuha na tulad na nga ng tinatawag na gold rush na nangyari sa Afrika at sa iba't ibang panig ng mundo, ay totoong bigla rin talaga ang pagyaman ng mga tao sa lugar na ito kahit ang ilan pa sa kanila wala pang proper education o kahit hindi pa sila nakatapos sa pag-aaral. Pero kung pagbabasihan naman natin ang nangyari sa buhay ni Chabit kahit noong 80s at 90s pa dito sa Pilipinas, at sa kung papaano niya naitaguyod ang sarili niyang buhay sa likod ng raming kontrobersiya na ibinabato sa kanya noon, ay super ganda naman ng resulta ng hindi niya pagsuko dahil after few decades ago masasabi natin na posibleng kabilang na itong si Mayor Chabit sa top 500 na pinakamayaman dito sa Pilipinas. At ang isa pa sa mga nakakatuwa ngayon ay alam niyo ba na kahit ang mga tao sa Ilocos Sur ngayon alam niyo bang itong si Chabit pa rin ang ninanais-nais nila na mamuno dito sa lugar na ito? Well, unang-una ay alam niyo naman kung gaano kayaman at kasuccessful ng Ilocos Sur ngayon na hindi talaga maitatanggi ng mga taga Ilocos Sur na itong success ng kanilang lugar dahil rin dito sa mga proyektong ginagawa ni Chabit sa lugar niya. At tulad rin itong mga anak ni Chabit, na sabihin man natin na multi-billionaire ang tatay nila, ay still wala ka talagang yabang na mapapansin sa mga anak ni Chabit at still nananatili pa rin silang humble tulad ng pangkaraniwang mga Filipino. Yes, mga kapapang, super ha-humble nga ng mga anak ni Chabit. Ito ba ay dahil rin sa uri ng pagpapalaki ni Chabit sa kanyang mga anak? At ang tanong ko ulit sa inyo ngayon tulad nga ng itinanong ko sa inyo kanina ay ano ang gagawin niyo kung meron rin kayong yaman tulad ng yaman ni Chabit? Magiging humble rin ba kayo tulad ng mga anak niya? Well, syempre gusto ko malaman ng inyong opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te, Amo!